Good morning, everyone. We're here to interview our director, our present director, Mr. Dude Sterano. Let's go! I'm a senior artist teacher member of PETA. I started in PETA when I was 17. I act, I direct, I choreograph, but I don't usually write. So, parang I do production management and stage management. I decided to pursue my theater because it's my first love. I mean, wala man pero sa theater, but gusto ko lang siya, it's my passion eh. And again, di ba, dapat ang work mo, kumikita ka at least at the same time nag-enjoy ka. Doon sa theater, hindi gano'ng kalakihan yung kita, but what your passion makes it is, ano, is my passion and dedication to the work. Parang I enjoy it more than the kita eh. More than, ano, it's the self-fulfillment, it's the soul, feeling of the soul. Mas gano'n. No one, I just watch plays. Really? I don't know, it's parang since high school, I just watch plays. And then, wala naman nagsabi sa akin mag-teatro or something. Wala lang, tapos nagustuhan ko na, ah okay, maganda pala siya. And gano'n. Artist, yeah. You have the freedom to do whatever you wanted to do. Walang rules, walang something. You can express yourself. It's your thoughts, it's your soul. You're giving your soul and your passion, your craft. Parang ganun. No, there's no such thing as perfect. I mean, I'm just an artist. I just want to do something else. I just want to continue my craft as an artist. But I don't consider myself, or I don't know kung may nakiklaim na perfect artist sila, no? Kahit nga naman si Leonardo da Vinci, hindi naman siya perfect. I mean, diba? So, parang, ewan ko lang, it's just that I want theater. What they want. That's the first thing. Hindi yung so-so-so ka na, oh, jo-join ka dito, jo-join ka dito, itatry ko to. Okay naman na mag-explore. Pero at the end of the day, it's really you who will decide kung ano yung gusto mo or hindi. Marami ng places, both in PETA and FDG and other community theater, pero wala. Kasi bawat play may bawat character. Ang bawat character ay may bawat texture na kakaiba. Ang bawat dula ay iba-iba. Hindi lahat yung comedy, hindi lahat yung drama, hindi lahat horror. Alam mo yun, sari-sari siya. So, wala naman akong ganong play na ano. Pero may mga play ako na gusto ko lang na parang nagustuhan ko ito because of. Not really my favorite. Parang gano'n. Sense of truth. Everything that you always do, there's a sense of truth. Whether you're doing a comedy, fantasy, or something, there's a sense of truth. And the passion, the feeling of the soul, that's the most important thing that I always carry with me. Just enjoy that. Enjoy lang. I mean, theater is it's performance. You're performing. You have to enjoy it. Not unless, ang pangit naman yung play ka, hindi mo na-enjoy. So parang, it should be a self-fulfilling process. Hindi siya burden, hindi siya hell. Isa siyang heaven, isa siyang expression. Kaya nga, experience-wise, si Sir Dudes, isa siyang very professional na tao. And yung experience niya sa kanya, yung pag-handle niya sa grupo, it's really professional theater. We're trying to adopt the system kung ano yung meron yung PETA, which is Philippine Educational Theater Association, kung saan siya galing. I think it's very good na ina-adopt namin siya kasi
nasasanay kami sa kung ano dapat ang gawin, yung tamang gawin sa loob ng teatro. And this really trained us as not just students, as professionals when we go outside the real world, na makikita talaga namin na ito yung tamang discipline kapag nagtatrabaho ka. As the director, Sir Dudes, maganda talaga yung vision lagi niya sa isang play. Hindi siya, sa bawat word na sinasabi niya, may gusto siyang ituro sa'yo. Isa siyang free-flowing na director. Ibig sabihin, hinahayaan na binibigyan niya ng kalayaan yung mga actors niya upang magkaroon ng sariling interpretasyon sa dula at kukontrolin lang nila, or kukontrolin lang niya kapag hindi na sakto dun sa teksto na gusto niya or sa vision na meron siya. I've watched Sir Dude's act also, and I may say na lahat ng tinuturo niya sa amin, kasi ginagawa rin niya. And he's really a great example of someone na pwede mong tularan when it comes to personality and professionalism. Malaki ang respeto ng theater girl sa kanya. And I've experienced this, and I've been with Theater Guild nang wala pa siya. And I guess na masasabi kong sobrang laki ng development ng Theater Guild nung naging siya yung advisor or naging artistic director ng Theater Guild. Okay.